Ating tuklasin ang mga misteryong nababalot ng hiwaga sa mundo, mahika, at mga halagang aral ng buhay. Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng kabundukan, matatagpuan ang isang palengke na puno ng iba't ibang uri ng gulay, prutas, at mga bilihin. Dito nagtungo ang mga tao tuwing umaga upang mamili at makibalita sa mga chismis ng baryo. Sa palengke ring ito nagsimula ang kakaibang kwento ng isang misteryosong tindero ng gulay. Isang araw, isang bagong tindero ang dumating sa palengke. Siya'y matangkad, maputi, at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula, ngunit kaagad siyang nagbukas ng isang pwesto ng mga gulay na sariwa, masigla ang mga kulay, at tila hindi pangkaraniwan sa laki at hugis. Tinawag siyang Mang Eladyo ng mga tao, at kahit tahimik at hindi masyadong palausap, mabilis siyang nakapalagay ang loob ng mga mamimili dahil sa kagandahang loob at murang paninda. Isang araw, napansin ni Aling Norma, ang isang matandang suki, na kahit ilang araw na niyang binibili ang mga gulay ni Mang Eladyo, hindi pa rin nauubos ang mga ito. Ang dami-daming bumibili sa'yo, Mang Eladyo, pero parang hindi nauubos ang mga gulay mo, biro ni Aling Norma habang inilalagay sa kanyang bayong ang mga sariwang ampalaya. Ngumiti lamang si Mang Eladyo. Sadyang masipag lamang akong magtanim, Aling Norma, sagot niya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang lihim na taglay niya, hindi siya ordinaryong tao. Si Mang Eladyo ay isang engkanto, isang nilalang na naninirahan sa kagubatan ng kabundukan, at pinili niyang mamuhay sa piling ng mga tao upang maranasan ang kanilang mundo. Sa tuwing umuwi si Mang Eladyo mula sa palengke, tinutungo niya ang kanyang lihim na halamanan sa gitna ng kagubatan. Dito lumalaki ang mga gulay na may kapangyarihan ng kalikasan, mabilis ang pagtubo, walang kupas ang sariwa, at nagbibigay ng kakaibang sigla sa mga kumakain ito. Ngunit hindi ito alam ng mga taga-baryo. Habang patuloy ang araw-araw na pagdaloy ng mga tao sa palengke, tila walang nakakapansin sa kakaibang katangian ng mga paninda ni Mang Eladyo, maliban kay Lucia, isang batang dalaga na mahilig magmasid sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Napansin niya ang isang kakaibang liwanag na bumabalot kay Mang Eladyo tuwing dapit hapon, at sa kanyang isipan, nagsimulang magtanong kung sino ba talaga ang bagong tindero. At dito nagsisimula ang kwento ng engkantong nagtitinda ng gulay sa palengke, isang kwento ng mga lihim, pagtataka, at misteryo na unti-unting mabubunyag sa mga susunod na kabanata. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumago ang tindahan ni Mang Juan. Dahil sa pagtulong ni Duwini, nadagdagan ang kanyang mga kaibigan na mga duwende. Ang kanyang mabuting kalooban at pagiging tapat ay nagdulot ng positibong enerhiya sa kanilang nayon. Isang gabi, dumating si Duwini sa tindahan ni Mang Juan na may kasamang mga kaibigang duwende. May dalang mga handog na masasarap na pagkain at kakaibang bulaklak. Mang Juan, ito ay para sa iyo at sa iyong matagumpay na tindahan. Salamat sa iyong kabaitan, sabi ni Duwini. Masayang tinanggap ni Mang Juan ang handog at nagpasalamat, maraming salamat sa inyong mga biyayang ito, Duwini. Tunay kayong mga mabuting kaibigan. Sa pag-uusap ng grupo, nalaman ni Mang Juan na may malapit silang bayan na may napakagandang pista. Nag-aalok si Duwini na samahan siya para doon makilala pa ng mas maraming tao at mapalawak pa ang kanyang negosyo. Sumang-ayon si Mang Juan nang may kasiyahan. Sa pista, ipinakita ni Duwini ang kahusayan sa pag-entertain ng mga tao. Binigyan niya ng saya ang lahat at dahil dito, mas nakilala si Mang Juan at mas marami pang tao ang naging interesado sa kanyang mga gulay.
Sa pagtatapos ng pista, nagtulungan ang magkaibigan na magayos at maglinis. Sa kaharian ng mga duwende, ipinakita ni Mang Juan ang kanyang utang na loob sa pamamagitan ng paghanda ng masarap na hapunan para sa kanilang lahat. Naisip ni Mang Juan kung paanong ang simpleng pagtulong at pagiging mabait ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng kasayahan at tagumpay sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong umunlad ang tindahan ni Mang Juan. Dahil sa tulong ng mga duwende at ang malasakit ni Mang Juan sa kanilang mga kaibigan, naging kilala na siya hindi lamang sa kanilang nayon kundi sa mga karatig bayan din. Isang araw, dumating ang isang kilalang negosyante mula sa malapit na lungsod. Nabalitaan niya ang tagumpay ng tindahan ni Mang Juan at naisipan niyang makipag-ugnayan sa kanya para sa isang posibleng negosyo. Tumulong si Duwini at ang iba pang duwende upang ihanda si Mang Juan sa pagharap sa negosyante. Binigyan nila siya ng mga payo kung paano makipag-usap at paano mapanatili ang kanyang integridad sa negosyo. Sa di inaasahang pagkakataon, natuwa ang negosyante sa kalidad ng mga gulay ni Mang Juan at sa kanyang mahusay na serbisyo. Nagkaroon sila ng malaking deal na nagbukas ng pintuan para sa tindahan ni Mang Juan na maging supplier sa mas malalaking tindahan sa lungsod. Nang malaman ni Mang Juan ang magandang balita, nagpasalamat siya sa mga duwende sa kanilang tulong at pagmamahal. Si Duwini ay nagbigay ng isang munting kahoy na may malamagic na bisa. Ito ay simbolo ng iyong tagumpay at pagiging mabuti sa iba. Ingatan mo ito, Mang Juan. Ang kahoy ay inilagay ni Mang Juan sa pinakamataas na bahagi ng kanyang tindahan, kasama ang mahiwagang butil na unang ibinigay sa kanya ni Duwini. Sa paglipas ng mga panahon, napagtanto ni Mang Juan na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang sa sipag at tiyaga kundi pati na rin sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Si Mang Juan ay nagpasyang magbigay ng bahagi ng kanyang kita sa mga proyektong makakatulong sa komunidad. Ang kanyang kwento ay naglingkod na inspirasyon sa lahat, patunay na ang kabutihan ay may kakambal na tagumpay. Sa mga buwan na nagdaan, mas lalong umunlad ang tindahan ni Mang Juan. Ang samahan ni Mang Juan at ng mga duwende ay naging halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kanilang nayon. Isang araw, naisipan ng mga duwende na ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang kaibigan. Nagtulungan sila upang mag-organisa ng isang masayang pista sa nayon, kung saan nagkaroon ng mga paligsahan at sayaw. Ang lahat ay nagbibigay pugay kay Mang Juan, ang mabait na nagtitinda ng gulay na naging inspirasyon sa kanilang lahat. Dumalo ang buong komunidad, kasama na ang mga taga-lungsod na naging kaakibat na rin sa tagumpay ng tindahan ni Mang Juan. Nakita ng lahat ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan, at nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Mang Juan at ng mga duwende. Sa mismong pista, may isang espesyal na bahagi kung saan ipinakita ni Mang Juan ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya. Ang mga duwende, kasama si Duwini, ay nagbigay ng isang munting alahas bilang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pista ay nagdulot ng kasiyahan sa buong nayon, at naging tradisyon na ang pagdiriwang ng tagumpay ng isa't isa. Dahil sa positibong halimbawa ni Mang Juan, muling nagbukas ang mga puso ng mga tao sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Napatunayan ni Mang Juan na ang kahulugan ng tagumpay ay mas higit pa sa material na bagay. Ito'y nasusukat sa dami ng mga kaibigan, pagkakaisa, at pagkakaroon ng magandang ugnayan sa komunidad. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang tagumpay at pag-unlad ng tindahan ni Mang Juan. Ang kanyang kwento ay kumalat sa iba't ibang lugar, nagbibigay inspirasyon sa marami na maging mabuti at tapat sa kanilang gawain. Isang araw, dumating sa nayon ang isang batang nagngangalang Miguel. Siya ay isang ulilang bata na lumaki sa pader ng isang simbahan. Si Mang Juan, na laging handang magbigay ng tulong, agad na itinanghal si Miguel bilang kanyang anak.
Tinuruan ni Mang Juan si Miguel ng mga sekreto sa pagtatanim at pangangalaga ng mga gulay. Si Dewini at ang mga duwende ay naging kasama rin sa pagtuturo, nag-aalok ng kanilang mahikang pambukid. Ang munting tindahan ni Mang Juan ay naging parang palaruan ni Miguel, na masigla at masaya sa kanyang bagong pamilya. Sa tulong ng mga duwende, nadagdagan ang ani ng tindahan at mas marami pang tao ang napapasigla ng masasarap at sariwang gulay mula kay Mang Juan. Napagtanto ni Mang Juan na ang pagtulong at pagtanggap ng bagong kasama sa kanyang buhay ay nagdadala ng mas maraming biyaya. Ang pagkakaroon ng anak na si Miguel ay nagdulot ng kasiyahan at kaganapan sa kanyang puso. Ang tindahan ni Mang Juan ay hindi lamang tagumpay sa larangan ng negosyo kundi nagiging daan din ito sa pag-usbong ng mga bagong pagkakataon at relasyon. Ang kwento ng mabait na nagtitinda ng gulay at ang mga duwende ay nagpapatuloy, nagdadala ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng kanilang naaabot. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.